Ganoon na lamang ang galit ni Javanaji Arciaga nang makaharap ang mga suspect sa pagnanakaw na kanyang cellphone habang pababa ng bus sa barangay Old Balarac, Quezon City. Yung phone na po to, talagang hinintay ko talagang galing pa sa tax refund. Parang kabibili lang, 1 week old pa lang. Kaya ang saklap-saklap po. Kwento ni Arciaga, pababa na siya at nasa bag daw niya ang cellphone habang suot ang headset. Tila may umipit daw sa kanya sa estribo. Bigla pong natanggal yung headset ko, naglumawlaw na lang siya. So alam ko na parang nawala yung phone ko. Pagbukas ko po, ay pagtingin ko ng bag ko, may bukas na siyang ng ganun. Tapos nagtataka ako, yung sa pintuan po may nakaharang na lalaki. And siya po yun. Sa tulong ng ilang nakamotorsiklo, hinabol daw nila ang bumabaring lalaki hanggang makorner. Nang dalhin sa barangay ang suspect na si John Mark Rafael. May lalaki namang nag-alok ng tulong sa biktima para mahanap ang kanyang cellphone. Pero kasabwat pala ito ni Rafael. Sabi niya, tawagan po natin yung kasama namin. Ito nga yung isa, nakaputi po kaninang damit. Sabi niya, kasama ko po yun ate. Sabihin mo sa kanya na pumunta sila ito sa barangay para po malaman niyo na hindi po akong gumawa noon. Nang nagkakaipitan na, nakumbinsi ng barangay ang lalaki na ibalik ang cellphone ng biktima. Kapalit lang hindi nito pagsampa ng reklamo. Maya-maya lang, isang babayan dumating, dala ang cellphone ng biktima. Oh, phone mo. Sabi ko, kaninong phone yan? Hindi sa akin yan. Kasi pagtingin ko, Oppo, eh ang phone ko, Vivo. So sabi ko, kanisino mayari niya? May iba pa kayong dinukutan? Sa huli, nabuking na magkasabwat sila at hindi itinanggi ang krimen. Araw ako na-hypnotize ng ano eh. Sabihan ako ng ano eh. Ano? Sabi sa akin, sama, tapos ganun. Ito ang unang balita sa Quezon City. Jay Sabale, reporting.